ano nga po ba mga kaso or symptoms na dapat dinadala nyo si baby sa emergency room? Kailan po ba dapat na i-observe lang si baby or dapat na ba talaga siyang i-rush sa emergency room? Good day, Pinay Mommies. I'm Dr. Pedja Mom, your pediatrician and also a mommy like you. Kung bago ka pa lang po sa aking channel at gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, gabay sa pag-aalaga kay baby, do subscribe to our channel. So, mommy, daddy, lolo, tito, kahit sinong first time parent po dyan na nag-aalaga sa mga chikiting, kailan nyo po ba dapat sila dalhin agad sa ER kung meron silang symptoms? Ito yung tipo mga symptoms na hindi na kailangan ipaabot ng after 24 hours. So, dapat agad-agad. Number 1, high-grade fever. So, ano po ba ang high-grade fever? Ito yung mga temperature na umabot ng 39 hanggang 40 degrees Celsius. So, mahalaga na meron kayong thermometer sa bahay. At pag mainit na si baby, tutukan nyo sila ng thermometer. At pag umabot ng 39 to 40, diretso na po ng emergency room. Ano nga po ba ang iniiwasan natin? Baka mangumbulsyon or baka madehydrate. Lalo na kung yan ay lalaki at meron kayong lahi na nangungbulsyon or yung tinatawag nating nangongorenta. Number 2 symptoms, kung meron silang sudden onset rash. Ito yung bigla-bigla na lang meron siyang rashes. Hindi pwede yung 5 days rash na ha, tapos dadalhin nyo sila sa emergency room. Hindi po kayo papansinin doon. So, dapat sudden onset rash. Especially, baka allergy ito na may kasamang anaphylaxis. So, dito nahihirapang huminga, merong wheezes. So, baka kailangan silang admitin or merong ibibigay na gamot through IV or i-inject. Three the symptoms, hirap huminga or difficulty of breathing. So, kung merong kasamang ubo ito, ubo sipon, pinaka-common na cause na nahihirapang huminga si baby is pulmonya. So, dapat diretso talaga sa emergency room. Isang symptoms ng DOB na kailangan diretso sa emergency room is anaphylaxis tulad ng sinabi ko. Ito yung may kasamang rash. Number 3, diabetic ketoacidosis. Sa mga bata na nahihirapang huminga na wala namang ibang cause pero may lahi po kayo ng diabetes, baka komplikasyon po ito ng diabetes. So, hindi nyo lang napapatignan si baby, mataas na pala ang sugar niya at nahihirapan siyang huminga. So, ito po ay komplikasyon ng diabetes. Hyperventilation syndrome, para ito sa mga teenager. Ito yung nahihirapan silang huminga dahil merong nangyari, napagalitan, extreme emotion, na sobrang saya or sobrang lungkot or sobrang galit. No, common ito sa mga teenager. Tapos, naninigas po yung kanilang mga kamay. So, kung malayo kayo sa emergency room or malayo kayo sa health facility, ang pwede nyo gawin dito is huminga sa brown bag. Tapos, diretso na sa emergency room. Number 4, so kung meron po kayong ganito, diretso kayo agad sa ER. Huwag nyo nang paabutan hanggang bukas. Animal bite or animal scratch. So, kung nakagat po kayo ng aso, pusa, or daga, kahit anong hayop, diretso sa ER dahil ang hinahabol natin, hindi yung anti-rabies, yung anti-tetanus. Dapat within 24 hours, mabigay po yung anti-tetanus sa kanila. Kung naman anti-rabies, sila yung mga malalain sugat, lalo na yung mga nakagat sa ulo. So, diretso agad sa emergency room. Number 5, case or symptoms na dapat diretso na agad yan sa emergency room, any kind of trauma. So, ito yung mga nahulog sa bed, mga naaksidente, mga natusok, yung mga nakipag-away, mga nakipagsuntukan na teenager. Yun, diretso po yan sa emergency room. Kailangan ma-assess yan agad ng doktor, ma-assess kung kinakailangan ba siyang i-CT scan, or kung meron silang scratch, kailangan, again, kailangan nilang ma-anti-tetanus, lalo na kung medico-legal yan, kailangan ma-report agad yan. So, yes, huwag yun ang paabutin hanggang kinabukasan, kailangan straight agad sa ER. Kasama na pala sa trauma ang drowning. So, kung merong nalunod, kahit sa batsa lang yan ha, diretso yan sa ER kasi kailangan silang i-x-ray. Number 6, symptoms.
signs of dehydration. At meron na akong ginawang video dito about sa senyales na kung dehydrated ba si baby. No, syempre ito yung mga nagtee, nagsuka. At kung matamlay na siya, please diretso na po sa ER kasi kailangan silang iswero. And last, symptoms, no? Yung convulsion or seizure. So, mami ko na yung convulsion si baby, diretso na yan sa ER. Kasi kapag tumagal po yung convulsion, maaaring hindi na siya magising. Ito yung mga febrile convulsion or seizure disorder or epilepsy. No, kung first time po niya mag-convulsion, huwag niyo na pong hintayin hanggang bukas. So, diretso silang ma-admit and i-monitor po yan, i-work up bakit siya nang-convulsion. Yun lang po yung mga 7 common symptoms or case na pwede niyo silang dalhin agad sa ER. Kasi kung hindi, other than that, hindi po talaga sila mauuna. Yun po yung mga priority na tinitingnan agad sila ng doktor. So kung nakatulong po sa inyo to, please like, share, and again, subscribe to our channel.